Lito Adiwang versus Jared Brooks. Noon pa man ay pinangarap ni Lito Adiwang na subukan ang kanyang katapangan laban sa pinakamahusay sa mundo, at habang papalapit siya sa kanyang unang main event sa ONE Championship na Next Gen 3, naghahanda rin siya para sa posibleng isa sa kanyang pinakamahirap na laban kontra kay Jared Brooks, ang American na gumagawa ng kanyang promotional debut sa 26 ng Nobyembre sa Singapore na may magandang karera na nakita niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa UFC. Bago sumali sa UFC, pinagsama-sama ni Brooks ang isang record ng 12 panalo, walang talo, na binubuo ng iba't ibang pagtatapos sa daan, at humawak din ng isang baguhang record na 28 na panalo at isang talo na nakakuha ng 10 titulo. Ang kanyang pinakakilalang mga panalo bago pumirma sa UFC ay ang 4 beses na Shooto title challenger nang siya ay naging House of Fame flyweight champion. Pumirma si Brooks ng kontrata sa ONE Championship at inaasahang gagawin ang kanyang promotional debut laban kay Lito Adiwang sa ONE sa TNT 2 noong 14 ng Abril taong 2021. Si Adiwang ay at-risk sa laban dahil sa positibong pagsusuri sa COVID-19. Ang laban ay na-reschedule para sa ONE Championship Next Generation. Chinek ko yung mga strengths niya and then yung weaknesses din kung saan ako take advantage sa kanya. Of course, you need to think and be confident. So, I'm not just 1,000% ako confident. Ngunit para kay Adiwang, ang laban na ito ay nagbibigay sa kanya ng gininto ang pagkakataon upang patunayan na ang mga manlalaban sa panig ng mundo ay may kung ano ang kinakailangan upang ituring na kabilang sa mga pinakamahusay. Yun ang goal ko at pangarap ko, to test my skills against the best, especially the guys coming from the UFC, he said. Gusto kong maging eye-opener ang laban na ito para sa lahat, labis akong nananabik na patunayan sa laban na ito na ang mga atleta ng ONE Championship ay ilan din sa pinakamahusay sa mundo. Tiyak na napatunayan ni Adiwang ang kanyang kahalagahan na ituring na isa sa pinakamahusay sa strawweight division, na pumasok sa nangungunang 5 ng ONE Athlete Rankings pagkatapos ng kanyang dominanteng panalo laban kay Hexejito sa ONE Revolution noong Setyembre. Gayunpaman, kinikilala ng Thunder Kid ang malaking pagkakaiba ng paghahanda para sa isang tulad ni Hexejito at pagsasanay para sa kalibre ng Brooks. Ito ay magiging isang mahirap na pag-akyat, ngunit alam ni Adiwang na ang mga gantimpala ay magiging katumbas ng halaga dahil siya ay naglalayong gulatin muli ang mundo sa isang tagumpay. As I've said, I want to test my skills against the best in the world, and if Jared thinks that he's the best in this division, I want to test my skills against him, he said. I'll try to play his game kung saan siya malakas, and tatapatan ko doon. So para wala tayong rason. I prepared striking or ground wrestling para kahit saan pupunta yung laban, handa tayo and tatapatan natin siya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, sana ay suportahan niyo ako at mag-subscribe bilang suporta para sa mga susunod na videos na ipapangako kong pagbubutihin at patuloy na aayusin kahit kapos ako sa mga equipments. Sana suportahan niyo ako. Muli, maraming salamat sa panunood.